Marami tayong hindi alam, pero marami tayong gustong malaman. Kaya ang tanong, alam mo ba? Alam mo ba na ang monumentong Legazpi Urdaneta na matatagpuan sa vicinity ng Intramuros ay isa sa mga makasaysayang monumento sa ating bansa na tila napabayaan na at nabaliwala? Ang monumentong ito ay isang historical monument sa kahabaan ng Bonifacio Drive, corner Padre Burgos Street sa tapat ng Manila Hotel sa Maynila at ilang metro lang ang layo nito sa Luneta Park. Kinokommemorate nito ang ginawang ekspedisyon at pagdaong sa Pilipinas ng conquistador na si Miguel Lopez de Legazpi, ang kauna-unahang gobernador general ng Pilipinas at ang sinasabing nagtatag ng Manila. Kasama rin niya sa monumento ang Agustinian Friar at isa ring explorer na si Andres de Urdaneta noong 1565 at sinasabing ito rin ng tanda o panimula ng Spanish colonization at pasimula rin ng paglaganap ng Katolisismo sa kapuluan. Ipinapakita sa monumento itong si Legazpi na hawak-hawak ang isang bandila sa kanyang kaliwang kamay at isang scroll naman sa kanyang nakaunat na kanang kamay. Bagamat may mga nagsasabi na isa raw itong espada na nabali lamang. Pero kung titignan sa mga lumang litrato ay mapapatunayan naman na isa nga itong dokumento o isang scroll at hindi nga espada. Samantala ito namang si Urdaneta ay may hawak-hawak namang krus at isa namang Biblia sa kabilang kamay. Nakatapak din itong si Urdaneta sa isang angkla na sumisimbolo nga sa paglalayag. At sa ilalim naman nila ay merong isang ribulto ng isang babae na sumisimbolo naman daw sa kanilang motherland. At ito naman ay may hawak na inscribe na may nakasulat na June 24, 1571. At ang date na ito ay ang sinasabing pagkakatatag ng Manila. Ang monumento ay kinomisyon ng Spanish government noong late 1890s sa kilalang iskultor na si Agustin Querol. Ginawa ito sa Barcelona sa Espanya. Ang mismong estatwa nitong si Legazpi at Urdaneta ay yari sa tanso na nakapatong naman sa isang marmol na granite at nadedekorasyonan ng mga ornaments. Nang makumpleto ang nasabing monumento ay naukupa na tayo ng mga Amerikano. Pero ito ay pinadala pa rin sa Pilipinas at 1929 na lamang ito inilagay kung nasaan ito ngayon. Sinasabing ang Legazpi Urdaneta Monument ay isa sa pinakamagandang monumento sa ating bansa na nakasurvive sa paglipas ng panahon at sa digmaan. Kaya nga lang ay mistula na nga itong pinabayaan na animoy walang halaga at ang ilang bahagi pa nito ay ninakaw pa. Alam mo ba na ang Alibangbang ay isang malaking punong kahoy na kabilang sa mga halamang namumulaklak? Ito ay mula sa pamilya na kung tawagin ay Fabaceae at Leguminosae o mas kilala sa tawag na Legume, Pea o Bean. Ang Alibangbang ay kilala rin sa tawag na Mountain Ebony at Tacnar na ang bulaklak ay mayroong 5 talulot at nasa 7-12 sentimetro ang diametro nito. Meron itong kulay pula, dilaw, rosas, kahil o lila at kadalasan ay napakabango. Samantala ang balat naman nito ay manilaw-nilaw at meron din namang kayumanggi. Ang mga sanga ay mayayabong sa dahon na may mga laking mula 5-10 sentimetro. Ang Alibangbang ay karaniwang matatagpuan sa mga lugar na may mahabang tag-araw sa gawing Luzon, partikular sa Ilocos Norte hanggang sa Laguna. Pero ano naman ang gamit nito? Ito ay maaaring gamitin na pantunaw ng pagkain, pampurga, pamparegla, antibacterial, antioxidant, antifungal at marami pang iba. Bukod dito ay nagagamit din ito bilang gamot sa lagnat, kolera at sa mga sugat. Ang Alibangbang ay salitaring Cebuano na nangangahulugang paru-paro. Ito ay marahil dahil sa pagkakahawig ng punong kahoy sa kulisap. Dahil ang hugis ng dahon nito ay mukhangang paru-paro. Alam mo ba
ng nakilalang Marlboro Tour na isang taunang professional bicycle racing event ay original talagang tinawag na Tour of Luzon na nagsimula pa noong 1955. Kung saan ay taon-taon ding nagbabago ang ruta nito pero traditional itong nagtatapos sa Rizal Park o sa Manila. Pagaman kamakailan lang ay ginawa nilang Baguio ang finish line. 1955 nga nang mailaunch ang 4-stage race na ito mula sa Manila hanggang sa Vigan, kung saan ang nagwagi ay si Antonio Arzara. At nang sumunod na taon ay tinawag na nga itong Tour of Luzon. At ito na nga ang naging katawagan sa kanya hanggang sa taong 1976. Ilan sa mga prominenteng riders na sumasali dito ay sina Cornelio Padilla Sr. mula sa Central Luzon at Jose Somalde mula naman sa Bicol. 1979 nang maging sponsor ng nasabing karera ang Marlboro. At dito na nga ito nagsimulang tawaging Marlboro Tour. Sa panahong ito ay nag-expand pa ang mga ruta ng karera, kung saan ay sinama na ang ilang mga syudad sa Visayas pero nagtatapos pa rin naman ito sa Quirino Grandstand sa Manila. At 1997 hanggang 1998 nang payagan ng mga organizers na makasali ang ilang mga riders sa iba't ibang bansa sa Asia, kung saan noong 1997 ay nagwagi ang Hong Kong National na si Wong Kam Poo. Sa kasamaang palad noong 1999 ay nag-backout na ang Marlboro bilang sponsor. At ito ay isang naging malaking dagok para sa nasabing event, dahilan para pansamantala itong maitikil. 2002 nang muling magpalit ng pangalan ang nasabing karera at tinawag na itong Tour of Calabarzon. At isang taon nang makalipas ay muli na naman itong tinawag sa ibang pangalan at tinawag naman itong Tour Pilipinas. Hanggang noong 2010 nang tuluyan na nga itong tawaging Le Tour de Filipinas na siyang pangalan nito hanggang sa kasalukuyan. Alam mo ba na dahil sa kakaiba at napakagandang boses nitong si Victor Wood na tila pang international na kinagiliwan ng mga Pilipino noong bandang 1970s ay binansagan siyang jukebox at plaka king? Itong si Victor Wood ay tubong buhi Camarines Sur at bago siya naging isang full singer ay napasama rin siya sa ilang mga productions ng Sampaguita Pictures. Siya ay binansagang jukebox king dahil sa dami ng mga napakagandang kantang nagawa niya tulad ng Mr. Lonely, Eternally, Carmelita, Crying Time, You Are My Destiny, Pearly Shells, Sweet Caroline at napakarami pang iba. Siya ay pinarangalan ng 34 na gold at platinum records. At dahil nga sa kanyang kasikatan, ay nagkaroon din siya ng ilang mga pelikula. Kung saan ay nakasama pa niya ang ilang mga batikang aktres tulad ni Ate V. Maraming mga nagsasabi na talagang pang-international nga raw ang tunog o boses nitong si Victor Wood. Kaya naman marami siyang naging tagahanga hanggang sa panahon natin sa ngayon. Pero sa kasamaang palad, siya ay binawian ng buhay nito lamang 2021. Pero nananatili ang kanyang mga alaala sa kanyang mga nalikhang tugtugin. Para sa marami pang alam mo ba, see you sa next episode. Bye-bye!